Ang bida ng pelikula ay isang batang high school na lalaki na nagngangalang Jason, na nakakuha ng magandang pagsubaybay sa web sa kanyang musika. Habang nagre-record ng video para sa web, inanunsyo niya sa kanyang mga tagahanga na malapit na siyang lumipat sa isang bagong paaralan sa Street Aid Lines, isang Catholic Academy sa Southern California. Pagkatapos ay tinapos niya ang video sa pamamagitan ng pagkanta ng isang magandang kanta. Sa susunod na eksena, nakita namin ang isang hindi kilalang babae na pumatay ng isang tao. Itinago ang katawan sa isang puno ng kotse at nagbibihis bilang isang madre samantala. Si Jason at ang kanyang kapatid na si Zoe ay dumating sa bagong paaralan kasama ang kanilang mga magulang. Malugod silang tinatanggap ng punong guro, si Sister Rebecca, na nagpapaliwanag sa kanila tungkol sa mga tuntunin ng paaralan. Ipinakilala rin sila ni Sister Rebecca kay Sarah, ang kasama ni Zoe. Tila may crush si Sarah kay Jason dahil sa kanyang alindog at kasikatan sa web. Nang maglaon, tinanggap ng punong guro ang isang bagong guro, isang madre mula sa Montana na nagngangalang Sister Sophia White. Habang nagpapalibot sa kanya, nakasalubong ng dalawang madre si Jason sa palaruan ng paaralan. Nakapagtataka, nakita siya ni Sister Sophia na gwapo at mukhang interesado sa kanya. Inihayag din na siya ang parehong mamamatay tao na ginang mula kanina. Ang tunay niyang pangalan ay Laura, ngunit mukhang ninakaw niya ang pagkakakilanlan ni Sophia. Kalaunan ng gabing iyon, ang bata, kaakit-akit, at misteryosong madre ay nagpapahinga sa kanyang kama, nanonood ng isa sa mga music video ni Jason. Nakakagulat, hinahalikan pa siya nito sa screen. Ang pagkilos ay tila nakakatakot para sa isang madre at ito ay maliwanag na siya ay naaakit sa batang music hero. Kinaumagahan, sinimulan ni Sister Sophia ang kanyang unang araw sa paaralan. Minsan sa klase, itinoon niya ang kanyang mga mata kay Jason, ngunit naiinis at parehas na nagseselos kapag nakita niya ito at si Sarah na naglalandian sa isa't isa. Kaya, inilipat niya si Sarah sa unang mesa, nalabis sa kanyang inis. Susunod, naghahanda si Sophia upang simulan ang kanyang mga aralin, ngunit sa sandaling iyon, ipinaalala sa kanya ni Zoe ang tungkol sa panalangin sa umaga na lagi nilang ginagawa bago ang klase. Nang marinig ito, kinakabahang inutusan ni Sophia ang klase na simulan ang panalangin, ngunit hindi niya magawang bigkasan ng isang salita sa kanyang sarili. Pagkatapos ng klase, ibinahagi ni Zoe ang kanyang hinala sa bagong guro kay Jason, ngunit tinalikuran niya ito at lumayo. Pagkatapos ay naabutan niya si Sophia at humingi ng paumanhin sa hindi magandang pag-uugali sa klase kanina. Out of the blue, tinanong ng madre kung magkasama sila ni Sarah pero itinanggi ito ni Jason. Gayunpaman, nang sumunod na araw, nahuli ni Sophia ang dalawa na nag-aaway. Galit na galit, pinaalis niya si Jason at sinimulang banta si Sarah na sususpindihin siya. Gayunpaman, ipinaalala ng huli sa madre na wala siyang kapangyarihan sa kanya dahil ang kanyang ama ay isang donor sa paaralan. Si Sarah pagkatapos ay lumayo ng may kumpiyansa. Iniwan ng madre na galit at inis. Pagkatapos ng klase, hiniling ni Sophia kay Jason na manatili, na muling nakita ni Zoe na kakaiba. Napansin niyang medyo interesado ang bagong guro sa kanyang kapatid. Kapag sila ay nag-iisa, Sophia confronts Jason tungkol sa isang araw. Nagtatanong kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa kanyang relasyon sa Sarah. Naiintindihan naman ni Jason na nananatiling walang imik, ngunit pinakiusapan siya ni Sophia na makipagkita sa kanya sa kanyang tirahan upang higit pang pag-usapan ang bagay na ito. Dahil bawal gumala ang mga estudyante sa teacher's quarter, nag-aalangan si Jason, ngunit nagbanta si Sophia na isusumbong siya sa school board kung hindi niya gagawin ang hinihiling. Sa makatuwid, ang binata at walang kamalay-malay na binata ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Nang maglaon, nang dumating si Jason sa mga silid ni Sophia at kakatok na sana, nagulat siyang nagsimulang hoverin ang kanyang damit panloob para sa kanya. Ang isang natatakot at nalilitong Jason ay pinapanood ang lahat ng ito na bumaba sa may siwang na pinto. At hindi nagtagal, hindi siya komportable at lumayo. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa katapusan ng linggo kung saan ang mga estudyante ay naghahanda na para umuwi. Sa parking lot, napuno ng galit at selos si Sophia nang makita niyang magkayakap sina Sarah at Jason. Pinutol siya ng punong guro at pinag-uusapan ang ilang gawain sa paaralan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Sophia na aalis din siya sa katapusan ng linggo dahil kailangan niyang bisitahin ang kanyang tiyahin na may sakit. Pagbalik sa bahay, nagkaroon ng matinding reunion si Jason sa kanyang ama. Ipinahayag na hindi sinusuportahan ng matanda ang kanyang desisyon na ituloy ang musika. Gusto niya talaga ang kanyang anak na maging katulad ng kanyang overachieving na kapatid na si Zoe. Pagkatapos ng main itang pagtatalo, nilaktawan ni Jason ang hapunan at pumunta sa pool para sa ilang oras na mag-isa. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, ang obsessed na si Sophia ay nakastok sa kanya sa kanyang bahay. Kakaibang pinagmamasdan niya itong tumutugtog ng gitara sa tabi ng pool. Noong Lunes ng gabi, kapag bumalik ang mga estudyante sa paaralan, pumasok si Sophia sa dorm room ni Zoe at Sarah. Kasabay nito, napansin siya ng punong guro na si Rebecca at nagsimulang sumunod sa kanya. Susunod, pumasok si Sophia sa silid ng mga babae at nagtanim ng marijuana sa aklat-aralin ni Sarah. Umaasang maiiwasan siya sa pamamagitan ng pagsususpinde sa kanya. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang mga plano,
Bumalik si Sofia sa kanyang mga silid at hinarang lamang siya ng punong guro sa kanyang pagbabalik. Nang tanungin kung bakit huli na siyang gumagala sa dormitoryo ng mga babae. Nagsisinungaling si Sofia, na sinasabing sinusubaybayan niya ang seguridad. Nang marinig ito, lumayo ang punong guro ngunit nananatili pa rin itong kainahinala. Nang sumunod na araw sa klase, gumagana ang masamang plano ni Sofia nang hilingin niya sa mga estudyante na buksan ang kanilang mga aklat aralin sa isang partikular na pahina. Laking gulat ni Sarah nang makita ang marijuana sa kanyang libro, na mabilis na kinuha ni Sofia at iniulat sa punong guro. Dahil dito, ang kawawang Sarah ay nasuspinde sa paaralan. Ngunit hindi pa rin tapos ang masamang madre sa kanyang mga plano. Siya ay may school security check sa dormitoryo ng lahat. Hindi nakakagulat. Nakakita sila ng isang bote ng alak sa silid ni Jason ang parehong bote na iniinom ni Sofia sa kanyang kotse noong isang gabi. It turns out that she planted the bottle in Jason's room so that she can make him join the community service as punishment which will give her excuse to further seduce him. Nang mahanap nila ang alak, si Sofia ay nagkunwaring nakikiramay kay Jason at nakiusap sa harap ng punong guro at ng lupo ng paaralan na huwag siyang suspindihin. Sa halip, gusto niyang manatili siya sa katapusan ng linggo, na nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad. Medyo may pag-aalinlangan ang punong guro sa ideya. Ngunit pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sumang-ayon siya. Sa susunod na eksena, naging maayos ang lahat para kay Sofia nang akitin niya si Jason habang nagtatrabaho ito sa hardin ng paaralan. Hinubad niya ang kanyang shirt at bagamat sa una ay hindi komportable ang binatilyo. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya. At sa gabi, sa wakas ay namamahala si Sofia na magkaroon ng kotos sa kanyang sariling silid. Higit pa rito, nirecord pa niya ang gawa sa kanyang mobile phone. Kinaumagahan, tila naiintindihan ni Jason na nag-aalala at nagkasala. Kaya umalis siya ng dorm para makalanghap ng sariwang hangin. Samantala, dumating si Zoe sa kanyang silid. Hinahanap ang kanyang kapatid, ngunit nagulat siya nang mahuli niya si Sofia na sumisinghot sa damit ni Jason. Nang harapin ni Zoe ang obsessed na madre, sinabi sa kanya na isusumbong siya sa school board dahil nasa dormitoryo ng mga lalaki. Si Zoe ay nag-aatubili na lumabas at lumapit kay Jason. Nagtatanong kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi siya nagbubunyag ng anuman, na nagpapanggap na maayos ang lahat. Samantala, isinasaalang-alang ni Laura si Zoe bilang isang banta at gumawa ng isang diskarte upang kontrahin siya. Pagkatapos ng klase, hiniling niya kay Zoe na manatili at ipinakita sa kanya ang mga resulta kung saan siya ay nabigo. Hindi makapaniwala ang huli dahil lagi siyang matalinong estudyante. Nagpanggap si Laura na nagmamalasakit kay Zoe at binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Hiniling niya na manatili si Zoe pagkatapos ng paaralan para sa muling pagsusulit. Pagkatapos nito, sinadya niyang iwan ang answer key sa desk. Gaya ng itinuro, dumating si Zoe sa klase upang kunin ang kanyang muling pagsusulit at napansin ang susi ng sagot sa mesa. Habang tinitingnan niya ito, biglang pumasok si Laura sa silid-aralan at sinumbong siya kay Ate Rebecca dahil sa pagdaraya. Gayunpaman, nahihirapang paniwalaan ang punong guro dahil palaging nangunguna si Zoe sa kanyang klase. Nang maglaon, isang obispo ang bumisita sa paaralan at siya ay tinanggap ng punong guro. Sa kanilang pag-uusap, tinanong niya kung karapat dapat ba si Sister Sofia sa bagong paaralan. Inilarawan niya siya bilang isang sinag ng araw, na mahirap paniwalaan ang punong guro dahil ang Sofia na kilala niya ay ganap na naiiba sa inilarawan ng obispo. Sa susunod na katapusan ng linggo, inanyayahan ni Sarah si Jason sa isang party sa kanyang bahay at sinabihan siyang dalhin ang kanyang gitara. Sa oras ng hapunan, tinanong ni Jason ang kanyang mga magulang kung maaari siyang dumalo sa party ngunit ang pag-uusap sa huli ay nauwi sa pagtatalo tungkol sa kanyang hinaharap. Anuman, pumunta si Jason sa party ni Sarah, na hindi alam na siya ay inistok at sinusundan ni Sofia. Pagdating doon, nilapitan siya ni Sarah at dinala siya sa kanyang silid. Sinubukan niyang halikan siya, ngunit masyado itong nahuli sa sarili niyang gulo kaya bigla siyang umalis nang walang anumang paliwanag. Pagkatapos ay kumuha si Jason ng isang bote ng beer at umalis sa party. Habang sinusundan siya ni Sarah sa likod, gayunpaman, natigilan siya nang mapagtanto niyang nasira ang kanyang sasakyan na malamang na isa sa mga gawa ni Sofia para balikan siya. Sa susunod na eksena, si Jason ay halos magka-problema sa mga pulis. Pero maswerte siya, dumating si Sofia sa tamang oras para ayusin ang problema. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ni Jason na siya ay masyadong lasing upang umuwi sa ganoong kondisyon na naging perpektong pagkakataon para kay Sofia habang dinadala siya nito sa kanyang apartment. Pagdating doon, ang psychotic na madre ay naging hindi makatwirang delusional at hiniling kay Jason na umalis ng bansa ng magkasama. Ngunit sa kabutihang palad, nakaalis siya sa kanyang pagkalasing at tumakas mula sa lugar. Kinaumagahan ng maghanda si na Zoe at Jason para sa paaralan. Napansin ang una ang isang kainahinalang sasakyan na nagmamaneho sa kanilang bahay. Nang maglaon ay nalaman niyang ang sasakyan ay pag-aari ng walang iba kundi si Sofia. Nang maglaon, nang bumalik si Jason sa kanyang dormitoryo, nakagugulat niyang natagpuan si Sofia na walang malay sa kanyang kama. Napansin din niya ang isang bote ng mga table tas sa mesa at napagpasyahan na ginawa niya ang hindi maiisip. Sa takot, nagmamadali siyang nagkapor sa kanya. Umaasang maibabalik siya sa kamalayan.
at ito ay biglang nagising ang paranoid na madre at hinalikan siya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na peke lang niya ang kanyang kamatayan upang makita kung nagmamalasakit siya sa kanya. Dahil sa inis, binyantaan siya ni Jason na isusumbong siya sa board ng paaralan. Ngunit sa halip ay binalikan niya ito sa pamamagitan ng pagsisiwalat na mayroon siyang video ng pagiging intimate nila sa isa't isa. Ito ay nag-iwan kay Jason sa isang estado ng lubos na pagkabigla. Kinabukasan, bumalik si Sarah sa paaralan. Nalabis na ikinagalit ni Sehia. Habang nakakaramdam siya ng pananakot, umasok siya sa silid ni Sarah at nakita siyang nasa shower. Pagkatapos ay hinampas niya ang ulo ni Sarah sa dingding. Agad siyang pinatay. Ngunit ginawang parang aksidente ang eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Zoe ang kanyang kasama sa silid na patay sa shower at natakot. Kinabukasan, hinarap niya si Jason at nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Laura. Sa una ay nag-aalangan siya. Ngunit kapag patuloy siyang pinipilit ng metigang Zoe, sa wakas ay ibinunyag niya ang lahat. Iniwan siyang nakatulala, naniniwala si Zoe na hindi tunay na madre si Laura dahil iba ang ugali niya. Dahil dito, nagpa siya silang pumasok sa silid ni Laura upang maghanap ng ebidensya. Doon, nakita nila ang kanyang laptop, na puno ng mga larawan ni Jason at nalaman din na ang kanyang aktwal na pangalan ay Laura. Samantala, nalaman ng punong guro na nagsisinungaling si Sophia tungkol sa kanyang tiyahin na may sakit. Galit niyang hinarap siya tungkol dito, at nagbanta na iulat ito sa ama ng paaralan. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, pinatay siya ni Sophia gamit ang isang lampara. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang magkapatid sa kabin ni Ate Rebecca ngunit hindi nila ito mahanap. Nang mapagtantong may masamang nangyari sa kanya, nagmadali silang pumunta sa simbahan. Maya-maya, dumating din si Laura doon at napansin niyang hawak-hawak ni Jason ang laptop niya. Pinipilit niyang samahan siya ngunit sinabihan siya ni Zoe na pabayaan siya. Nagalit ito kay Laura at agad niyang pinaalis si Zoe. Siya pagkatapos ay nagpapatuloy upang tapusin si Jason ngunit si Rebecca ay dumating sa takdang oras at hinaila siya pabalik. Sa galit, sinakal ng baliw na babae si Rebecca ngunit sinamantala ni Jason ang pagkagambala at sinaksak siya mula sa likod. Sa wakas ay pinatay siya. Ang huling eksena ng pelikula ay nagpapakita sa magkakapatid na nagtapos ng high school. Sa kabila ng lahat ng nangyari, inaabangan nila ngayon ang kanilang buhay na muli.